Starbucks'e mi o babay gastene. Panibagong araw. Bago bigas na naman. Ha! So yun guys, kung nabasa nyo sa thumbnail natin, pag-uusapan natin ngayon is yung character review natin kay For the Win. So, kasi nga January 4 ngayon, so basically bukas, tsaka sa susunod na araw is start na ng Majesty Competition. Since kahapon nga ginawa natin ng review si Player Wolf, tulad ng sinabi ko, ngayong araw gagawan natin si For the Win naman ng character review. So yun guys, simulan na natin to. Let's go! Yan guys, tulad nga ng naipangako ko sa inyo, so gagawin natin ngayon ng character review si For the Win. Kasi nga kahapon ginawa natin ng character review is si Player Wolf. So bago mag-start yung Majesty Competition, which is gaganapin na bukas guys, kasi every 5th and 6th of the month sinisimulan yon yung Majesty Competition. Kung di nyo pa alam yon, kailangan nyo malaman yon guys, kasi doon tayo mag-earn ng maraming honor points na pambibili natin ng mga materials pang-upgrade natin. So, pumunta na tayo sa rankings guys para malaman natin yung update doon sa character ni For the Win. So, pag-click natin ng rankings, basically rank 1 pa rin si For the Win guys with battle points na 19,761,905. So, yun yung currently battle points ni For the Win guys. So, kung i-compare natin siya kay Player Wolf ngayon, sobrang layo ng gap nila. 5.2M mahigit siguro kung di ako nagkakamali. Pero it doesn't mean guys na wala nang chance manalo si For the Win. Kasi nga, given na guys, sobrang galing mag-manual ng player na to. So, ang daming time siya na pinatunayan yung sarili niya sa mga dumating na laban nila last Majesty Competition. Kasi nga, sa mga hindi nakakalam guys, bigyan ko lang kayo ng backstory. Hinawakan ni For the Win yung title na champion ng Majesty Competition. Kundi ako nagkakamali, nasa 6 to 8 times yata. So, correct nyo ako guys kung mali ako. Comment nyo sa baba kung ilang beses ba hinawakan ni For the Win guys. Take note guys, ha, ito sunod-sunod. So, sunod-sunod naman si For the Win yung humawak ng Majesty Championship title. So, kaya kudos dito sa player na to. Sobrang galing mag-manual. So, sino ba namang di makakilala dito kay For the Win? Kasi, tumatalo siya guys ng higher BP sa kanya. So, pero guys, dual R13 na si Player Wolf, kaya mahirap mag-decide kung sino ang iboboto natin. Si Player Wolf is lamang siya sa base stats, inner stats, and gears. Pero si For the Win is lamang talaga sa manual guys. Kitang-kita naman natin yun. So, punta na tayo sa eye icon niya guys, kasi masyado na tayong madaming nasasabi. So, punta natin yung eye icon niya para makita natin yung base stats and gears niya. So, mag-focus muna tayo dito sa base stats niya guys. So, sa base stats niya is meron siyang max HP na 496,321,125 to be exact yung max HP niya. So, sa mage attack niya guys, kasi nga gamit niya ngayon is mage. So, basically, mage attack yan. Ang mage attack niya, 28,749,695 minimum guys. Then, meron siyang maximum na 32,483,270. Then, meron siyang physical depth na 9,276,594 to be exact. Then, merong maximum physical depth na 10,551,614. Then, punta naman tayo sa minimum magical depth, meron siyang minimum na 9,223,375. Then, maximum of 10,504,668. So, yun yung base stats ni For the Win, guys. So, kung i-compare siguro natin kay Player Wolf is malayo. Malayo yung agwat nila. Kasi nga, given, guys, na 5 million mahigit yung gap nila. Kaya, ganun yung gap din ng base stats nila. Pero, again, hindi naman masasabi yung magiging laban nila. Kasi, sa level nung mga ano nila guys, level nung mga battle points siya, anong character nila, kailangan talaga magaling ka mag-manual. Kahit sobrang solid nung build mo, kailangan mo talagang merong manual skill para mapanalo yung laban. So kung di nyo pa napanood yung previous reaction video natin, meron tayong reaction video nung nanalo si Player Wolf, pero naging dikit nga yung laban nila nun. So lumalayo na tayo sa topic guys, balik tayo sa topic, character review kay For the Win. So, punta na tayo sa gears. So, sa gears niya guys, currently dual R12. Dual R12 yung suit niya. R12 na stop and R12 na shield. So, R12 guys,
with Lucky Strike. So dito guys, alamang si Ford, alamang si Player Wolf kasi nga given na dual R13 na siya ngayon. Habang si Ford the Win is dual R12 pa lang. So ano nga bang bigay ng dual R13? Kung di nyo pa napanood yung character review ko kay Player Wolf. Dual R13 kasi guys is damage reduce and elemental damage bonus. Both 50% yung bigay. So sobrang laki talaga nun guys. So dito sa Archangel weapon niya guys is lugi si Ford the Win. Pero hindi mo pa rin masasabi yung magiging outcome nung laban nila kasi nga given dito sa player na to kay Ford the Win, sobrang galing mag-manual guys. So hindi natin alam kung anong mangyayari. So punta na tayo sa tingnan natin yung element refinement stats niya guys. Meron siyang element refinement stats is naka-max lahat. Then sa refine stats naman is naka-max also. So tingnan naman natin dun sa defense sa naka shield niya guys. So naka-lucky strike din. Then yung element refinement stats niya guys nawala. So check natin element refinement stats and refine stats. So mapapansin niyo naka-max lahat. So parang sa tingin ko parang naka-max din yata lahat, pareha sila ni Player Wolf. So sa refine stats and element refinement stats is naka-max din yata siya. So check na lang natin spirit gears and mount gears niya later. So yan, check natin yung gears niya. So tingnan na rin natin yung mga naka-inset, naka-max na rin, yan. So tingnan natin yung element refinement stats guys, saka refine stats. Yan, naka-max na rin, yan, parehas. So, tingnan natin pa yung gloves. Kung naka-max, yan, naka-max na rin, guys. Punta tayo sa pants. Naka-max na rin, guys. Then, sa shoes. Yan, naka-max na rin, guys. Punta naman tayo sa ring. So, basically, naka-max din to, guys. So, sa ring, guys, nagpalit si, for the win. Kasi before, nung huling review ko sa kanya, naka-attack bonus to. Naka-attack bonus siya lahat, eh. Sa mga accessory. So hinabol niya tong bigay nung itong stats, yung bagong accessory and bagong kalima set. Kasi merong 8-8 siya, 8-8 relation. So kaso ang mawawala sa iyo dito, ang kapalit nito is yung 10% ignore defense. Kasi nga yung rank 16 o rank 17 yata na red kalima na 3-3 relation is 10% ignore defense yung bigay nun. So, yun yung isasacrifice mo. Pagbubuin mo tong set na to. So, I'm not sure lang guys kung worth it to. Pero siguro sa tingin ko naman, worth it kasi nga binubuo nung mga top players natin. So, dumako naman tayo sa badge niya guys. So, basically, dual R11 pa rin yung rank nung Archangel badge ni For the Win. Na merong effect na elemental attack bonus 20%. So, yung isa is, yung adept badge niya, ganun din. Rank 11, then tingnan natin yung element refinement stats. Yan, naka-max na rin guys. Naka-max din. So, punta na tayo yung sa spirit gears guys para mabilis. Yan, naka-max din . So, punta na tayo sa spirit gears guys. Tapos na tayo sa gears and base stats ni For the Win. So, punta tayo ng spirit gears. So, click lang natin yung spirit. So, rank 2 si For the Win dito guys. Rank 2. Rank 1 nila, hindi ko kilala. So, rank 1 nila, ay rank 2 nila si Ford the Win. Anak ng Toko, nawala pa. So, balik tayo ng spirit, guys. Spirit. So, sa spirit, rank 2 siya. Check natin. Click lang natin yung eye icon. Yung stats nung Great Sage ni Ford the Win is merong counter damage, damage absorb, and excellency strike. Which is maganda, guys. Ha? Sobrang satisfied ako sa ganitong stats ng Sage. Kasi, given na sobrang hirap maghanap ng Great Sage, tas meron pang good stats, sobrang hirap nun guys. So, maganda tong Great Sage ni For the Win. So, dumako na tayo sa Spirit Gears niya. So, hindi pa pala naka-max awaken si For the Win guys. Kasi awaken 4 pa lang to. Then, the rest naman is awaken 5 na lahat. Pero ito, hindi pa niya na-max. So, hindi pa siya max awaken lahat ng Spirit Gears. So, dito sa una niya guys, is meron siyang high attack bonus 3.6%. Which is good. So, tingnan natin yung element refinement stats naman. Yan, naka-max na rin. Naka-max na rin, yan, max. So, check natin tong pangalawa. Depth bonus and excellency resist combination. Then, naka-max na rin tong max tong element refinement stats. Pero dito, meron pang natitira sa minimum physical depth. Kasi yung max niya is 3,081. Meron pa lang siyang 2,703. So, hindi niya pa na-max yun. So, punta tayo sa kabila. Meron siyang wow. 4.3% attack bonus, which is mataas yun guys. Then naka-max niya. Max reach, yan.
Nakamax na yung element refinement stats and refine stats niya. So, punta tayo dun sa kabila. High excellency resist at the same time, high depth bonus. So, dito naman, max reach na rin yung element refinement stats. Pero dito sa refine stats is meron pang naiiwan na konti. Pero konti na lang naman, guys. Kasi max dito sa minimum depth, 2,843, 2,546 pa lang. So, konti na lang naman, pero hindi pa niya na-max. So, punta tayo dun sa kabila, high excellency strike, at the same time, high attack bonus din. Yan. High attack bonus din yung equip ni for the win, 3.3%. Tama ba? O, 3.3% attack bonus, tapos 4% excellency strike, which is good na yun, guys. Tapos, naka-max na rin. Max refine stats and max element refinement stats. So, sa huli guys, tingnan natin, high depth bonus at the same time, high excellency resist. So, naka-max yung refine stats. Dito naman sa element refinement stats is hindi pa naka-max yung minimum 8 defense. So, konti na lang naman, 5,444 yung max. Currently, 5,095 pa lang yung minimum 8 defense niya. So, punta na tayo sa ano guys. Punta na tayo sa mount gears. Sa mount din. Rank 3 naman si for the win dito sa mount. Tignan natin yung stats na suit niya. Yung suit niya guys is merong attack bonus 10%, HP bonus 2%, damage amplification 1.5%, double damage and ignore defense 5%. Sobrang solid pala nung stats nito. Stats ba to ng dragon? Yan, comment kayo sa baba kung stats niya to guys. Sobrang taas ng attack bonus oh. Tapos double damage and ignore defense 5%. Tapos meron pang damage amplification na 1%, 1.5%. So punta naman na tayo dito sa mount gears niya guys. Sa mount gears niya guys, naka-awaken 5 lahat. So isa na lang pala yung hindi niya na-awaken 5, nasa spirit gears niya. So punta na tayo dito, meron siyang depth bonus and excellency resist combination. Then dito sa element refinement stats is naka-max. Tapos dito may natitira pa sa refine stats niya. Minimum physical depth, kulang pa ng konti. So punta tayo sa kabila. Merong high excellency resist and depth bonus ulit. Tapos yung element refinement stats is max na. Dito naman sa refine stats, hindi pa naka-max lahat. So punta tayo sa pangatlo guys. Ito guys, meron siyang 3.4% attack bonus, then excellency strike 6%. So sobrang taas nun guys. So meron siyang refinement stats na max, tas element refinement stats is max also. So punta na tayo dun sa pang-apat. Sobrang taas, solid to, grabe. 2, 4, 5, 6.1%. Imagine nyo yun guys. Imagine nyo to guys oh. 6.1%, kung di ako nagkakamali sa computation natin, 6.1% attack bonus, sobrang taas. Sa isang mount gears pa lang yun, di ba? Sobrang taas. Sobrang solid. So, dito naman is nakamax na yung refine stats and element refinement stats is nakamax din. Then, dito sa isa is high excellency strike. Wala siyang attack bonus. So, ito pa lang yung nakita kong gears niya dito sa mount gears and spirit gears niya na walang attack bonus. Ito pa lang. So, siguro papalitan niya pa yan. So, dito naman, refine stats is max reach. Tapos, ito sa element refinement stats is max din. So, sa pinakahuli niya, guys, combination ng high excellency resist, tapos meron ding depth bonus na 1%. So, naka-max na rin, guys. Max reach. All in all, guys, kung i-compare natin kay Player Wolf, is halos dikit lang yung mga upgrades nila. Konting-konti lang yung lamang dun sa element refinement stats and refine stats ni for the win at Player Wolf. Pero again, dun sa weapon, is sobrang layo. Kasi nga, dual R13 na si Player Wolf, si for the win naman is dual R12 pa lang. So yun lang naman yung character review natin dito sa account ni for the win guys. Pero again, saludo pa rin tayo dito sa character na to kasi sobrang galing mag-manual. So yun guys, bago natin tapusin tong video na to is mabilis ang shoutout muna. Yan galing kay Brian Perez. Sabi niya, Lods, review ka din ng Song of Ice and Fire All Server. Siguro maybe soon men, gawan din natin yan. Galing naman kay Ricky Cano sa sobrang yaman, Lods, no? Oh men, sobrang yaman yan. Galing naman kay Kurizu. Kurizu-chan, more powerful, Lodi. Sinimulan ko panoorin lahat ng guide nyo. Medyo kinakapa ko pa yung game. Huwag ka po magsasawa gumawa ng content sa MU Origin 2. Super thumbs up. Salamat sa suporta mo, men. Yan, salamat talaga. Galing naman kay Christopher Docosin. Solid, sabi niya. Yan. Tapos, galing naman kay Mrs. Ko, Shine Espinosa. First, sabi niya.
Tapos, kay TV by Butatoy Gaming, grabe yung BP yan. Okay na ako kahit yung butal ng BP na lang, Lods. Oo nga, men. Solid. Sa mga di pa pala nakasubscribe, guys, click nyo yung channel ni TV by Butatoy Gaming. Then, click nyo yung subscribe button, guys. Ito. Yan. Tulungan natin siya mapa 1K, guys. 1K subscriber. Galing naman kay Adrian Arceo. Ang lupit niyan, yan. Tapos, kay Sigprig Maligmat naman, 2021, grabe yung pasabog nila, Lods. Saan kayo pupusta, Lods? IGN, Atel ng S400 at sa alliance namin, walang titipag alliance yan. Galing naman kay Rich Jan Gabesa, new subscriber here in Holy Mage 3, Lods. Saan po ba yung pinakamabalis na magpa-level? Tapos ko na kasi lahat ng mission. Meron akong guide dyan, men, yung leveling. Yan. Follow mo lang yung guide na yun, for sure mabilis yung le-level, men. Lodi ako sa caution. Pwede bang bigyan mo ako ng genie, please, pakiusap? Sabi ni Argent Channel. Di tayo pwedeng mag-trade, men, kung sakaling di tayo magka-serve. Tapos wala din akong genie, men. So, sino pa? Roderick de la Pena. San ka, Lod? Sport or player? Siguro tingin ko, men, magpi-player ako this time. Kukonsider ko yung dual R13 niya. Pero hindi natin alam kung anong kakalabasan ng laban nila, men. Kasi sobrang galing mag-manual ni For the Win. Pero for this time, i-consider ko yung dual R13 ni player. So, mag-player ako. Yan. Sabi naman ni Yadel. Wow, wow. Yan. Tapos kay Uncle Dan, how to get the double golden spiral effect on your character? Enhance your gears to plus 15 all gears. Tapos, sino pa mga nagpapa-shoutout? So, yun guys, yun lang naman mga nagpapa-shoutout. Sana nag-enjoy kayo sa character review natin kay For the Win. Kung nagustuhan nyo mga content na ganito, is huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, then subscribe. So, yun guys, hanggang dito na lang. More power!